Le. Wait. Cripsilog. 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 Hello, welcome creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Ay! Kasanay, sorry. Magandang gabi. Ang Cripsilog po ay isang podcast na nagdi-discuss ng mga creepy stories. And for today, nandito kami sa YouTube kasi meron kaming gustong i-explore na bago. And this is what we call Cripsilog Reacts. Kasi mahilig tayo mag-react eh, no? Mema, ganyan. Nakahanda na ba ang reactions mo? Oo, yung mga token reactions ko. So, anong favorite mong reaction? Okay. Damn, ganun. Pretends to be shocked. Gusto ko yan. Yeah. Ang gagawin natin ngayon, mag-react tayo sa mga Shake, Rattle, and Roll episodes. Ayan. Buti na lang may nag-upload ng ano, no? Yeah, thank you sa Regal Films kasi in-upload nila yung mga Shake, Rattle, and Roll na mga episodes sa YouTube. So, pwede natin mapanood. At salamat sa gumawa ng playlist. Okay, Gratch! Gratchy! Maraming salamat sa playlist kasi ayaw gumawa ng Regal ng playlist. So, ayun, meron siya. Yes. Ano ba yung papanoorin nating ano episode? So, mag-start tayo sa simula. Although, ang alam ko, ang unang-unang Shake, Rattle, and Roll, yung sobrang luma na, yung andun sila Herbert Bautista, yung may manananggal, yung Frigidaire, di ba? Oo, yeah. Which is na-remake naman din sa mga succeeding Shake, Rattle, and Roll. Pero mag-start tayo dito sa, ayun ko, release to noong, naku, dapat pala prepared tayo dito. Next time, okay. 1992 yata. So hindi, itong papanoorin natin ngayon, hindi ito yung as in na number one? Oo, oh, okay. Kasi baka ito, okay, noong 1984, Shake, Rattle, and Roll nag-start. Ang nandito sila Charito Solis, William Martinez, Janice Develin, Ray P.J. Abeliana, Joel Torre, and many more. Ito, si Herbert Bautista. Naalala ko yun eh. Oh, napanood ko yun. Nakakatakot yung kay Herbert. So, ang mga nandon, Baso, Frigidaire, and Manananggal. Oh, yan. Naalala ko yung kay Herbert Manananggal. Hinahabol siya ng Manananggal. Iconic. Although, hindi tayo mag-i-start doon kasi wala noon sa, for some reason, wala, hindi yun yung naka-upload. Ano, feeling ko wala rin silang copy. Saan ko kaya napanood? Yung Regal. Oo. Oh, nga, saan ko napanood din? Hindi, sa ano din? Sa, may nag-upload din. Ah, may nag-upload. Pero hindi maganda ko, siguro. I don't know, Cinema One, yung mga ganun. Okay, so mag-i-start tayo sa Shake, Rattle, and Roll 2. Na, tapos yung first na episode niya ay yung multo. So, Shake to Shake. Oh, ito yung Shake. Oh, diba? Shake it. Yeah. So, excited ka na ba? So, yes. React? Ano, start na po ba tayo? Tara. Okay. Play. Nag-play na sa'yo, ano? Ayan. Okay naman? Yeah, I think sabay naman. Gusto ko yung classic na to. Yung classic intro niya, yung may kumakantang Shake, Rattle, and Roll. Ah, yeah. In fairness, bago yung title cards. Oo nga eh. May hinaan ba yung volume? Kasi hindi kita marinig. Oh. Hello, hello? Hindi, yung volume ng YouTube. Ah. Ayun, hindi ko sure. Siguro kung hihinaan natin yun sa machine. Pag hininaan, ngayong hininaan ko, humina ba sa'yo? Hindi naman. Ay, sa akin lang. Ah, dun sa YouTube mismo? Ah. Hindi, naka-full pa din. Sige, hinaan okay, ko na lang. Ayan. Hindi, hininaan ko na sa akin ko hininaan. Okay. Ngayon talaga tayo nag sorry guys. Ayan, amateur Eddie hour. Gutierrez. Okay. So, itong Shake, Rattle, and Roll 2, directed by Peke Galiaga and Lori Reyes. Classic. Sa Baguio ba to? Eh? Si Eric Kizon. Lalalalala. Sarap ko rotin. Joke. Ang sweet naman nila ni Janice. Lalalalala. Masisilipan na si Janice. Lalandi niyo.
Kakainis. Ang sweet. Oh, bitter ka lang daw. O yan, may ads. Kasali ba yung ads? Hindi ko alam. Hindi, ayan. Sige, sa next episode ako mag- ikat na lang natin yun. Sorry guys. Bayan? Ang tamis naman. Yan yung mga... Namimiss ko yung 90s, ha? Yan yung mga scenes na iniiwas-iwasan ko nung bata. Medyo matagal. Ang tagal ng halikan. Awkward. Inom akong tubig. Ganyan. Oh, sabi may pagpan ng camera sa sunflower. Ito ba yung parang, ano yun? Ah, okay. Tao ba yun? Oo, may paa. Ay, oh. Sungit. So ano ba to? Parang nagbabakasyon sila dyan? Yeah, parang provided ng company ni Eric Hazen yung ano, vacation house. Mm. Ay. Ay, sorry. Naalala ko merong yaya yung mga pinsan ko na masungit din. Hindi iba pa kay Yaya Percy yan? Ah, iba pa kay Yaya Percy. Ano ba naman yan? Ba't ang susungit nila? Oh, akala ko ba nakakantado? Oh, foreshadowing. Ang fresh ni Janice, no? True. Kaya suking-suki siya ng mga horror movies. No? Yeah, totoo. Yung ano, anak ni Janice, di ba yung tiyanak? May gumalaw ba? Ano yun? Yung pinto. Parang... Ah, may pinto doon. Open. Somebody's watching you. But magugulatin ka ba? Hindi naman. Kaya lang naka-headset pala tayo, no? Magugulat ako sa sound. Yung boom. Na ganun. Ikaw ba? Hindi masyado. Parang na-desensitize na ako. Last akong nagulat sa Meralco Bile. What the f***? Electric fan na nga lang. Nako, tataka. Parang kung yun pala yung nangyari, aalis na ako agad dyan. I'm out of here. Oh, my ads! May ad! Ang hassle naman pala nito. So, may another room. Niya yeah, may alak. Alam na. O, sabi. Ay. At tapos umuulan sa labas, oh. Perfect. Alam na. Nakakamiss tuloy yung Baguio. Ay! Amiss naman. Sana all. Buiset. Okay, so nagpalit sila ng iniinom. Wala. Tama ba? Hindi ko gets yung part na yan. Bakit? May pampatulog ba yung isa? Okay. Sana last ad na yon, di ba? Sana last na laplapan na rin to. Yun. Makakainis na eh. Diba? Ayan na. Ay, parang ikaw to si Caridad Sanchez eh. Sa movie. Parang feeling ko ako si Eric Kizon. Gawa-gawa niya lang yan. Tapos ako si Manang. Tamad lang. Ay, honeymoon pala. As if naman yung naman presence pala ni Caridad bothered them. Di ba? Kahit manood ka pa, Caridad. Shout out to Caridad, Carissa. Yeah, shout out, Carissa. Ina lang daw yun, symbolism na lang yun. Lumabas yung usok sa chimney. Ah, okay. Tapos na. Pero ba't may food? Ba't may damit? May involved? May, hindi. May pagkain pa dito eh. May ad ulit. Sana naman po. Tapos na to ha. Ayan. Okay. Oh, somebody's watching them.
May pagka-voyeuristic yung ano. Yung camera angle. Okay. Mm-hmm. Baka yun yung symbolism nun. Ng alin? Nag-sex ulit sila. Nag-sex na sila. Oo, oh, diba? Andiyan na yung damit ni Eric. Medyo ano siya, no? Slow burn. Ganun talaga. Kasi di ba mabagal lumutang daw yung mga multo. Shaky cam realness. Oh, ay, tapos na. Magugulat ka, no? Pagbukas niya. Ay, sorry. Ongoing. Ay, sorry. Di pa pala tapos. Spooning na eh. Borta pala si Eric Eason dati. Oh, sexy si Eric Eason. Oh. And oh, freshness si Janice. Nauna yung reaction niya kaysa dun sa pinto. Ano? Ah, okay. Nanaginip siya. Sino yan? Ay, si ano? Isabel Granada? Tama? Sino? Sino yung actress? Isabel Granada. Oh. Rest in peace. R.I.P. Oh, naka-lip gloss. Uy. Piling ko kung pinalabas to sa mga ABS or GMA, di ba? Ano? Out. Naka-mute yung word na yun. Ah. Dalahira. Grabe naman. Okay. We're back after some technical difficulties. Grabe. So, na, it's our first time ever. It's first time. Ayan, game. Game. Isang kay camera. Anong ino-offer nga pala ni Eddie Garcia? Eddie Gutierrez? Parang ang hula ko is ino-offer niya ng abortion. Ah. Kasi di ba may slut shaming tapos ginawa ko na to ng maraming times. Blah, blah, blah. So, ay yun ang hula ko. Oo nga. So, parang merong negative connotation yung abortion. No? So, especially dati. Yeah. That time. Ba't kailangan nakatali? Oo nga eh. Tatakas daw kasi si Isabel. Winner yung pilik mata ni Isabel, no? Yung kilay nga eh. So, alam na natin na may medical malpractice na magaganap. Ikaw ba naman mag-yossi tapos uminom bago, bago yung operation? Pero sinabi niya, isa siyang so parang sex worker nga ba talaga siya? Or tawag niya lang yun? Baka slut shaming lang. No, kasi bata pa siya. Tahinga, nabuntis siya, ganun. Walang anesthesia? Or, ay meron, may injection pala. Ang galing ng blood ah. Very thick. Realistic. Oo. Tapos totoong dugo pala talaga, no? Oh, sabi, dream sequence. Nakatulog naman sila ng matiwasay, no? Sabi sa'yo, nananakot lang si Caridad, eh. Wala daw nag-overnight. So, gagawa na siya ng breakfast. With bacon and eggs. Yummy. Gugutom ako. Sarap. Crunchy yung bacon. Oh. Ano ba gusto mo? Crunchy bacon? Hindi. Or gusto ko yung parang garter ng brie. Ganun ka lambot. Tingin mo, bibigyan ka flowers ni Manang. gigil nga sa'yo. Hindi akala niya bigay ni Eric Eason. Sana ibabana niya yung flowers para medyo nahirapan na siya. So, I suppose ito yung clinic, no? Yung sabing locked na room. Oo. So, na-recognize niya sa panaginip niya. Ganda ng mga ano ha, shots na ganyan. Cinematography. Mm-mm. Oh! Ay, sunog na yung itlog. Shit! Sayang. Ay, pero masarap yung toasted na ano, sunny side up. Oh, hindi ko bet. Oh, may pag-zoom out. Yummy. Oh, may abs si ano, Eric Eason. Nakakita ko, may definition. Oh. At yung chest. Oo, considering na hindi uso na mag-workout dati, di ba? Props. Props to Eric Eason.
Parang tumatalon yung tape. Bagyo to, no? Mm. May song and dance number kaya. Mamaya. May production number sa gubat. Zooming in. Looking intently. Ganda. Ito, kanyara yung mga... Ang tawag ba? Photography ba tawag doon? Mga ganun. Yung composition ng shot. Abuser pala si Doc. Ay. Oh my. I like na yung hair niya na doon na, Janice. Mataas. Okay. So, pamangkin niya si Isabel Granada. Medyo twisted pala nung plot na. Bakit 1993, matanda na si Caridad Sanchez? Hindi naman. Naalala ko siya sa Tabing Ilog. Di, mas matanda na siya nun. Ako nga yung buhok. Di ba? Wow! Gulat ka eh. So, dapat pala gagalawin mo. Uy! Oh! Yes, work it! Pumasok sa loob ni Eric Kizon si ano, Eddie Gutierrez. Oo. Oh, sabi. So, ano nga ulit yung sinabi na yung mga properties ng mga namatay dapat na lagi ginagalaw. Pag na-preserve daw kasi, mas matindi yung connection nila dun sa lugar na yun. Eh, di ba nilock yung room? Hmm. So, everything is ano intact. Ba't mo naman kasi isusot yung sing-sing Eric Kizon? Baka kasha. Kasi ako din susukat ko din eh. Kaya may makita. Spirit fingers pa yung ano. Pagka. Feeling ko pag i-edit ko to, ganyan yung mga ano. Ayan, pumasok siya ulit. Ay. Attitude daw. Ay. Wow. Sorry. All you mere mortals. Gago ka. Ay. Ah. Wait. Tinuloy niya parang ba? Parang kinachill yun niya. Natuloy ba? Hindi naman, no? Parang hindi. Malis na kayo dyan. Eh, andun pa rin yung sing-sing. So. Ay. Wait. Hindi naman namatay pala. Oh. Okay. Shit. Oh. Gusto ko yan, yung shot na yan. Ano ba yan? Mali yung info niya, no? Caridad. Na-fake niya si Caridad. Or baka yun yung pinalabas ni Eddie Gutierrez, no? Baka. Bakit? Oh. Okay. Wala lang. Akala ko naman nasaktan siya. Wala siyang sinayang na sandali. Hala. In fairness naman sa acting. I'm curious kung anong gagawin nila para matapos. No? Puputulin kaya yung daliri niya.
Ayan na yung ano music ng Shake, Rattle and Roll na medyo patapos na. No, no. No, so try hindi niya kaya putulin himself. Oh, ganda ulit ang hair ni Janice dito. Dalian mo na. Kung ako buong kamay puputulin ko. Gumpi ka naman. Yung sing-sing lang aalisin. Buti na lang sa daliri niya sinuot yung sing-sing. Ay! Fake yung kamay. Ay! Ang bilis naman. Wait lang. Parang naghiwa lang ng hotdog. Lorena Bobbitt realness. May puto lang nangyari. Okay. Ah, parang symbolism yun na natalo nila si Ed Gutierrez. Yeah. Parang ganon. Si Dr. Corpus. Ay, wait, confetti. May confetti. Wait lang. Hindi, ashes or what? Or ano, yung... Diba? Ano yun? Parang abo. Abo. Okay. Laplapan ulit? They don't wanna miss any chance, though. Oh. Spontaneous. Ay, oh, tapos wow. Na. Okay. Tapos na. Crips love. Yeah, so ito na tayo. Tapos na yung episode. Nairaos na. Entitled Multo, starring Janice de Belen, Eric Quizon, Caridad Sanchez, Eddie Gutierrez, and Isabel Granada. Isabel Granada. Yeah. In fairness, big names. Mm-mm. Ano ba yung mga nagustuhan mo dun sa movie? Well, acting. Nagampanan nilang roles and convincing si ano si Eddie Gutierrez as a villain, ha. Mm. 'Di ba? Well, magagaling na mga actors din naman din kasi talaga 'tong mga 'to. Gusto ko din yung ano, hindi ko alam yung tawag doon eh. Although may sinasabi sila about director of photography, mga ganon. Yung mga shots na 'yun, yung sinabi mo kanina, yung composition na may pagka-artistic yung dating. I just ayun, yes. Appreciate ko 'yan, ang ganda. I think for a Shake episode, nagawa niya yung mag-set ng tone. Yun kasi yun, sa Shake, Rattle and Roll, diba, yung first story, yun yung medyo serious just to set the tone. Mm-mm. Yung Rattle, yung medyo comedy. And then yung Roll, yung pinaka kumbaga, oh, intense. Parang I ganun. Didn't know that. Ah, may ganun pala. I mean, yun yung observation ko sa mga napanood kong Shake, Rattle and Roll. Ito kasi hindi ko to napanood eh. So hindi ko alam kung ano yung next episode dito kasi kung episode 1 ito, pero it does set the tone for the yung anthology, yung trilogy nila. When it comes to the plot, although hindi naman ako natakot, well, siguro dahil ito na ako at my age, hindi na ako matatakot dito. Pero interesting yung plot. I mean, it's twisted na may ganong element ng abuse ng pedophilia, 'di ba? Na tinakil nila, na-touch nila dito sa episode na 'to. So, ayun. It does remind me of ano, si Elizabeth Smart sa American Horror Story, yung subplot niya doon. And Amityville ano, horror. Mm-mm. Remember, parang sinaniban yung patriarch ng family and si Ryan Reynolds ba? Oo, yeah. Mm. Tapos yun pinagpapatay niya yung family niya. So, I guess yun. Si Caridad Sanchez giving you ano. Sino nga yung mga masusungit na made realness? Tsaka yung taga-bigay ng exposition. Oo, yan. To advance the plot. Pero mali. Kailangan niya yung mag-explain. And si Caridad yun. Tapos nung patayan na, nakauwi na siya. Ano to? Nung takutan nandyan ka, nung patayan na, nakauwi ka na. Matapos mo kaming takutin, umalis kayo dito. Well, hindi naman siya nagkulang sa paalala. Ay, sabagay. And nakatawa na bigla naging concern siya kasi nung una, 'di ba, parang iritang-irita siya. Bayame, mag-check-in dito, kainis. Hmm. Pero nung second day, parang sinabihan na niya na, "Oy, umuwi na kayo. Something's gonna happen." Maganda 'yung mga 'yun, napansin ko 'yung mga hairstyles ni Janice de Belen, bongga eh. Yeah. Color coordinated nga yung costumes nila ni ano. Ni Eric pag naka-white. Ganun. Mm. Yeah. There's probably a reason bakit bago yung setting. Bakit?
parang extra eerie factor kasi alam naman natin sa Baguio. Actually, may mga lumang hotels doon na yung may ganong history. Tapos pag may nag-check-in na couple, nagtutukaan na, may maririnig na kung ano-ano or may somebody watching them. Naalala ko, kinuwento ko to before eh, na meron akong kakilala dati na nag-check-in sila sa isang hotel doon. Tapos nag-video sila. As you would. Tapos parang nakatulugan nila yung video na nakwento ko to sa episode natin. Yeah, I think naalala ko nga. Yung nagre-record yung video habang tulog sila and may na-capture silang something habang tulog sila, hovering above them sa bed. Pero dahil ayaw nung guy na may ganun, or yung girl ba, ayaw niya nang may ganung video, dinelete nila. Sayang, no? Ba? Sikat na sana kayo ngayon. Ayan, thank you very much sa pagsama sa amin sa panonood ng Multo episode ng Shake, Rattle, and Roll. Yes. Kayo ba, what do you think? Nagustuhan nyo ba itong Shake, Rattle, and Roll Multo episode? Mm-hmm. Let us know. Comment down below. Nox naman! Na-amaze ba kayo sa fitness ni Eric Kiza? Ay, oo. Batak na ba? I mean, hindi siya batak, pero alam mo yon, may definition. And yun, beefy si Eric Kiza. So, hope you enjoyed that. Yeah. So, see you again next time kasi sa Rattle naman tayo. Anong title nito? Ano yung Rattle episode nito? It's titled Kulang. Uy! Favorite yung mga. So, see you again. Oh, why? Okay, so we had our last technical issue for today. See you again sa next Cryptolog Reacts. I'm not sure kung kailan i-release yun. Pero yeah, excited na ako na mapanood yung lahat ng mga Shake, Rattle, and Roll. Rewatch time ko yun. And this time, kompleto. Kasi pag napapanood ko to before sa mga TV, di ba yung Tagalog? Oh, may commercials and may cuts. So, hindi mo maririnig yung mga mura. At least ito, di ba, nagulat tayo na oh, may ganung mga angle pala ng mga serious topics. Diba? Medyo dark. Yeah, medyo dark. Ayun lang, thank you for watching Cryptolog. Like nyo na rin tong yung video. Subscribe to our channel. Thank you very much. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And productivity, bitches. Fires. Bye. Bye.